utensils from a cup. Big man giving out orders. Turns to us, says, listen up. Bossing. Ngayong araw na to, magkakabit ako ng heavy duty crossbar at heavy duty roof basket. Ang crossbar na to is yung tinatawag na gutterless crossbar. This is heavy duty mga bossing, rust proof na rin. At ang crossbar na to is no drilling required. Hindi nyo na kakailanganin pang magbutas para lang makapagkabit ng crossbar sa inyong mga sasakyan. Kung noon pa kami nagkaroon ng ganitong klaseng crossbar, hindi na sana ako nagbutas ng aming or sa bubunga ng aming Suzuki Espresso. Ito na yung gagamitin ko para makapagkabit ako ng crossbar at maipatong ko at ma-secure ko ang isang roof basket. Sa mga bago pa lang napadpad sa channel namin, bigyan ko lang kayo ng quick background sa aming Suzuki Espresso. Ang kinabit kasi namin sa aming espresso is yung tinatawag na drilled roof rail. That was 2 years ago. Dati kasi, wala pa kaming access sa gutterless na heavy duty crossbar. Kaya ang kinabit ko is yung drilled roof rail at kinailangan ko magbutas. Pakita ko sa inyo. Ito yung aming drilled roof rail. Ayan, bali binutasan ito yan. May butas yun na dalawa. At sa kabilang side din, meron yung butas. Yan. Metal screw lang yung ginamit dito, pero minodify ko na. Hindi ko lang nagawa ng vlog. Pinalitan ko na yan ng stainless na screw. Tapos merong nut sa ilalim to secure. Pero kung noon pa lang, nagkaroon sana kami ng access sa heavy duty gutterless na crossbar, eh hindi ko na sana binutasan pa ito. Bali, ginamit ko yung gutterless. Yun na talaga yung gagamitin ko para ma-secure yung crossbar dito. Naka-clip siya. Ayan. In that way, hindi ko na kailangan magbutas. Isa pa sa nagustuhan ko dito bukod sa pagiging heavy duty is meron itong slider slot. Para saan ba to? Bali, pwede nyo ditong ikabit ang mga brackets para sa side awning. Gagamit lang kayo ng square head na T-bolt na kagaya nito. I-slide nyo dito sa slider slot at isisecure nyo gamit ang nut. Ganyan lang. Yan, ganyan siya i-attach. Inside the box, meron na itong kasamang mga rubber sealer para ma-sealed yung mga gap, yung slider slot. At meron din tong kasamang manual. Marami din tong kasamang mga brackets. So, pagpipilian nyo mga bossing kung ano yung compatible sa sasakyan ninyo. Kasi universal ito. Ibig sabihin, most cars can fit. Depende sa brackets. Kaya maraming mga different sizes na brackets na kasama dito sa gutterless crossbar na to. Pipilian nyo lang. Meron na rin yung mga kasamang stainless screw. Yan, hindi yung kinakalawang mga bossing, high quality stainless screws to. Itong bracket na to is hindi uubra sa aming unit kasi nga kami ay naka-drilled na roof rail. Hindi ko na pwede tanggalin yung mga bossing kasi naka-screw na yun eh. Kaya pag-isipan nyo kung magbubutas kayo, meron na tayong solusyon kung gusto nyo maglagay ng crossbar. Ito na ang gamitin nyo, wag na kayo magbutas. So sa case namin, pwede ko pang gamitin itong pinaka crossbar, itong straight metal na to.
gagamitan ko lang siya ng ibang bracket. Gagamitin ko yung old bracket namin galing dun sa luma naming roof rack or roof basket para ma-attach itong crossbar na to. Didiskartehan ko na lang para magamit ko pa rin. Okay, kabit na natin mga bossing. Ito yung ating heavy duty na roof basket. Yan yung kanyang mga brackets. Bali, na-testing ko na ikabit yung isang crossbar. And gaya ng sabi ko kanina, hindi pwede yung mga brackets na kasama nito. Kasi ito is naka-clip. Yan, clip type ito. Hindi nyo na kailangan mag-drill. Pero gusto ko kasing gamitin yung pinaka-crossbar nito eh. Kasi heavy duty, makapal. Ayan. At syempre hindi kinakalawang. At bukod doon, may mga attachment na dito para sa side awning. So bali, ito yung lumang bracket na kasama sa luma naming roof rack. Ito na yung gagamitin ko. Konting modification lang. Ikiklip ko siya dito sa roof rail. Ito yung kabila. Syempre sa kabilang side. Tapos may mga butas siyan dito. Diyan ko i-shoot yung mga screw. Stainless screw na square head. Ayan. Dito siya sa ilalim. Hindi na kailangan magbutas. Screw lang. Kakabit ko na yung isa. Bali, naka-clip lang siya na ganyan. Washer. Ilang side. Bali, ginagawa ko lang itong modification na to kasi nga, itong crossbar na to is no drilling. Kaso naka-roof rail na ako at naka-drill. Kaya hindi ko magagamit yung kasama niyang brackets. Pwede na natin i-shoot itong ating stainless screw na square head. Dito sa ilalim, yung kanyang slider. Ayan, dalawa. Then, shoot sa butas ng ating bracket. Napakadaling gamitin itong crossbar na to. Ayan. Then, dun din sa kabila. After ko ma-make sure na pantay na sila, magmumark ako sa ilalim. Ayan. Kasi lalagyan natin ng rubber. Ito na yung markings natin. Ayan. Ganun din sa kabila. Bali, palatandaan natin yan kung saan natin ilalagay yung ating rubber sealer. Ganyan. So, dito yan. Kailangan ko lagyan ng seal dito sa part na to. Gugupitin natin yung rubber. Ganito ay tsura mga bossing pag nalagay na natin yung rubber sealer. Ayan. Para hindi pasukin ng tubig at saka ang alikabok. Siyempre, linisin ko na yung marking na ginawa ko dito. Ngayon, ikakabit na natin yung bracket ng aming side awning. Meron nga itong slider, kaya hindi na natin kailangan magbutas. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito sa crossbar na to eh. So, gamit ang T-bolt square screw. Ayan, nandito siya. Bali, yung T-bolt square screw or flat square head, hindi pa to kasama sa pag bumili kayo ng crossbar or side awning. Sold separately to. Yung link nasa description below. Available din to sa store namin. Stainless to mga bossing at saka heavy duty. Hindi na siya kakalawangin. So, tatlo ang gagamitin ko. Ganyan lang. Yan, ganyan siya i-attach. Go ko i-secure itong bracket using yung T-bolt flat square head. Ikakabit ko na muna yung end cap dito sa ating crossbar. Pwede na natin i-secure gamit ang screw at nut. Secure ko na mga bossing yung bracket natin ng side awning. Ganyan siya. At dapat dito sa kanyang end cap, dapat naka-flat yan. Yan. Dapat pantay yung bracket dun sa end cap kasi tatama yung side awning. Ganyan dapat. Ito na yung likuran ng ating side awning. Tanggalin ko lang yung kanyang end cap. Tapos meron tayong apat na screw. Ito yung ikakabit natin doon sa bracket.
gising na yung mga manok dito. Ayan na. Kulig natin yung end cap. At i-align ko na yung screw para short dun sa butas ng bracket. Diba yun? Kahit yung mismong side awning yung inaano ko, inuuga ko, buong sasakyan yung maalog eh. Pero dito dapat, tibay. Ngayon, next ko naman yung pinaka-top nitong gap. Lalagyan ko na lang ito ng rubber sealer. And then that's it. Ito yung mga brackets para mas secure natin yung roof rack doon sa crossbar. Bali, paghihiwalayin muna natin yung bracket. Pag napaghiwalay na natin, ito may plastic siya at may metal plate. Kailangan din paghiwalayin yan. Papakita ko mamaya kung bakit. Ayan, ito sa ilalim to. Tara, kabit natin din. Okay, sa bracket na tayo. Inalign ko na yung aming roof basket. Ilagay ko muna yung plastic sa baba. Yan, ganyan. Then ito, bracket sa ibabaw. Ganun. Tapos ito, sa pinakailalim. Dito. Yan. And then, saka natin yung screw. Using the Allen. Yan, ganun lang kasimple. Bali, iipit lang natin siya sa ating crossbar.